Morning. Morning, Christian. Morning. So last week, pinag-aralan po natin yung puno ng Igos na kahit na napakaraming na mga dahon nung lumapit si Jesus Cristo, hindi po siya interested sa dami ng dahon. Hindi interested siya sa prutas ng puno. Nakatagaan po natin. So, interested siya sa prutas, hindi sa mga dahon na nandoon. So, nilapitan niya at alam natin na isinumpa niya to. And it is actually showing about the hypocrites, yung mga Pharisees na meron silang godly appearances, pero sa totoo, sa pangloob, hindi nila sinusunod ang salita ng Diyos o wala silang mga prutas. Now, ngayong araw po, pag-aralan natin ang authority ni Jesus, Jesus' authority. Ito lang po ay papatuloy sa pinag-aralan natin last week. So, please open your Bible in Matthew 21. Matthew 21. Pasahin po natin ang verses 23 to 27. Matthew chapter 21, verse 23. Ganito po ang sinasabi. And when he was coming to the temple, the chief priests and the elders of the people came unto him as he was teaching, and said, By what authority does you these things? And who gave you this authority? And Jesus answered and said unto them, I will also ask you one thing, which if you tell me, I in likewise will tell you by what authority I do these things. The baptism of John, whence was it, from heaven or from man? And they reasoned with themselves, saying, If you shall say from heaven, he will say unto us, Why did you not then believe him? But if we shall say of man, we fear the people, for all hold John as a prophet. And they answered Jesus and said, We cannot tell. And he said unto them, Neither that I tell you I, by what authority I do these things. Salamat po muna tayo. Sa mga maraming salamat po muli sa mga spiritual na pinapakain sa amin ngayong umaga. Maraming salamat kasi po ay malayang na napapag-aral ng salita. So, kinikilala po namin at nagpapasakot kami sa mga salita. Alam namin tapos na, nakanonize na, pero never po nagluma. Laki po itong may bagong aral, laki po itong namumusap sa amin at nagbibigay sa aming mga pangangailangan. Ngayon Panginoon, nakikita mo kumuli ang aming pangangailangan. Alam po namin na hindi po kami perfecto. At kung ano man po kulang namin, nais po namin na matuto at nais namin ito pang buhay. Muli ka po mag-usap sa amin, Panginoon. At maraming salamat po muli sa pangalan ng Panginoon. Amen. Now, pag sinabi lang po natin ng authority, ito yung merong kapangyarihan over you. At kapag hindi tayo sumunod sa authority, ibig sabihin, hindi mo kinikilala ang kapangyarihan ng isang tao. Like for example, nung sinabi ni Duterte na lahat ng drug addict dapat sumuko, itigil na. May mga nagtawa, meron pa sa Facebook na nagpakita na nagdadrugs mismo. Sabihin, hindi nila kinikilala ang authority ni President Duterte. So yun po ang ibig sabihin ng authority. Now dito sa binasa natin, alam natin na karutong ito ng fruit. Pero nais ko pong mag-focus tayo sa mga hypocrites dito. So meron po akong tatlong punto dito sa binasa natin. Unang-una, pag-aralan po natin ang characteristics ng isang hypocrite. The characteristics of a hypocrite. And secondly, pag-aralan natin ang warning sa mga hypocrites. And after the characteristics and warning, pag-aralan natin yung good news sa hypocrites. For good news for everyone na lang, not only for the hypocrites. So unang-una, characteristics of a hypocrite. Balikan natin ang binasa natin sa verse 23. And when he was coming to the temple, the chief priests and the elders of the people came unto him as he was teaching and said, By what authority does you these things? And who gave you this authority? Now, ang unang-unang characteristic ng isang hypocrite based dito sa binasa natin is hindi sila nagpapasakot. They submit to no one. Hindi nila kinikilala kahit na anumang authority.
ayan ang isang characteristic ng isang hypocrite. They have the facade or godly appearance, pero hypocrite sila. Hindi sila nagpapasahod. So gusto ko nga unti-unti rin natin itong binasa natin. Unang-una, sinabi dito na, and when he was come into the temple, so again, this review of last week, this is the next day nga. Kumbaga, galing siya sa Bethany, so turo siya about the lesson sa fig tree. Dumiretso sila papuntang temple sa Jerusalem. And nagturo dito si Jesus. And here, sabi, the chief priests and the elders of the people came unto him. Now, bago ako magtuloy, gusto kong tignan natin kung ano itong lagi sinasabing chief priests and the elders, chief priests and the elders, scribes, chief priests and the scribes, Pharisees, itong mga to. In verse 15, ang sinabi doon, chief priests and the scribes. Dito naman, chief priests and the elders of the people. Panandalian, gusto ko pong tignan yung account ni Luke dito para lang maintindihan natin. So, tignan natin sa Luke chapter 20, verse 1. Luke chapter 20, verse 1. So, ito rin po yun. On one of the days, while he was teaching the people in the temple and preaching the gospel, the chief priests and the scribes with the elders, so not chief priests, the scribes with the elders, confronted him. Now, ito pong chief priests, scribes, and the elders, sila po yung nagpo-compose ng Sanhedrin. Sanhedrin. Ang Sanhedrin po, sila yung judicial body ng mga Hudyo. Kumbaga sa atin, sila yung Supreme Court. So, ganun katakas ang lumapit kay Jesus. Hindi basta-basta mga pare. Sila yung judicial body. When you say Sanhedrin, it means council or assembly. Now, 70 members po ito. And this is pattern sa concept na binigay kay Moses. Na gusto ko naman po silipin natin parang dalian. Sa Numbers chapter 11, verse 16. Numbers chapter 11, verse 16. And the Lord said unto Moses, gather unto me 70 men of the elders of Israel, whom you know to be the elders of the people, and officers over them. And bring them unto the tabernacle of the congregation, that they may stand with you. So dito sa gospel, ang tawag namin sa kanila, council of the elders. So politically, under Roman Empire, acknowledge nila ang rights ng Roman Empire. Pero sila, sa Israel, sila yung pinaka-Supreme Court. Gusto ko lang maibahagi. Why? Para ma-imagine natin kung gaano katinti ang nagko-confront kay Jesus. Hindi po basta-basta pare. Nakita natin, ano ngayon, kukukurotin siya ni Father ganito. Ni Father ganito. Hindi. Now, imagine ninyo, kanyari isang araw niya, nagpipreach kayo, nagtuturo kayo, tapos lapitan kayo ng Supreme Court. Nakakatakot, di ba? Supreme Court yun eh. So ganito ang laging nangyayari kay Jesus Christ as he was teaching. Now dito, ano yung tinuturo niya? He was teaching and preaching the gospel. Diba? Sabi dito, he was preaching the gospel, he was preaching the good news regarding sin, repentance, salvation, judgment. So ito yung tinuturo niya. Now ano po ito sa atin? Now gusto ko lamang po i-point out na isa itong hamon sa mga tagasunod kay Kristo. Preaching the gospel is actually part of our Christian life. Kung tayo po ay tagasunod kay Kristo, si Kristo nag-preach every time na merong opportunity, ayan din po ang kailangan natin gawin. Ayan din po ang kinakailangan natin gawin bilang Kristiyano. And katulad po sa tagpong ito na nag-preach, sa atin din po, huwag po tayong aasa na smooth sailing. Meron at merong magko-confront sa iyo. Meron at merong mag-disagree. Meron at merong gagawa niyan. If it happened to Jesus Christ, mangyayari yan sa atin for sure. Pero still, tayo mga Kristiyano, tayo tagasunod ni Kristo, we are called to teach. We are called to preach the gospel. We are called to preach the good news. Regardless kung ano po ang dumating. So isa po itong hamon. At nangungusap din po ito sa atin.
So dito, continuing, ang tinanong siya, meron siyang dalawang katanungan na tanggap dito. By what authority does you these things? So yung pangalawa, tinanong sa kanya, and who gave you this authority? Kung mga taong nagtatanong, meron pong dalawang types na katanungan. Ang isang katanungan is for you to illuminate, for you to understand. Ang pangalawang katanungan is hindi ka talaga nagtatanong because you're trying to point out something lang. Meaning dito, nung sinasabi mo na pininiwalaan ko evolution, di ako naniniwala sa Bible. Tao lang gumawa niyan. Ang Bible, ganito lang yan. Tao lang mag-canonize, etc. Ngayon, natutunan natin mula 5 weeks ago, January 20, kung paano, kung salita ng Diyos, paano nabuo ang Bible, etc. Naniniwala ka ba? Nasisip mo, hindi pa rin, evolution pa rin ako. It means, nagtatanong ka, hindi para maliwanagan ka. Nagtatanong ka, just to point out something. So, itong nangyari dito, sa mga chief priests and the elders, nagtatanong sila, hindi po para maliwanagan at para magsisi pag nakita nila may kasalanan sila. By what authority does you these things? Now, please note na hindi po sinabi dito ng mga chief priests na wala siyang authority or dininay yung authority niya. Hindi dininay ang authority ni Jesus. Never po dininay yan. Pero bago natin sagutin yan, ano ba yung mga ginawa ni Jesus dito? Ano ba yung by what authority yung ginagawa ito? Now, just the day before, nung papalapit na sa Jerusalem, yung mga tao nang puri sa kanya, nagsisigawan ng Hosanna, Son of David. That is actually a title for the long-awaited Messiah. So sabi ng mga Hudyo, sabi ng mga chief priest, bakit hindi mo man lang sinabi na hindi ikaw? Kung ba tinanggap mo? Parang ganun. Then after that, nagpagaling siya ng lame and blind. Then after that, pinagbabaliktad niya yung mga money changers, cleansing temple. After that, nagturo siya sa temple. So ang tanong sa kanya, bakit mo ginagawa ang lahat ng ito? Mga bagay na dapat wala kang karapatan, parang ganun. Bakit mo ba siya ginagawa? So ayun yung tanong sa kanya. At itong mga sinabi natin, this is just parang yung kahapon lang nangyari ito. One day lang ang lumipas eh. So ano-ano po ba yung mga authority na tinatanong nila dito? Alam natin, so siguro i-note nyo na lang, Matthew chapter 7 verse 28, ang sinabi ng mga tao, sino ito? Nagtuturo siya ng isang may authority, hindi katulad ng ibang scribes. Napansin agad ng tao, just by preaching, nakita yung authority niya. So nakikita yung sa Matthew 7:28. Matthew 8:8, so ilista nyo na lang din, kinilala ng centurion yung authority niya. Nung sinabi, paralyze po yung servant ko. Sige, punta tayo. Hindi ako kahapag dapat. Kasi ako rin, I am a man of authority. Sabihin ko lang ang salita. Susundin ito. So kinilala niya na si Jesus is a man of authority. Panginoon, na hindi ka karapat dapat na pumunta. Isang salita mo lang gagaling ni servant ko. So kinilala ng centurion yon. And also, he has authority to forgive sins. Kaya natakot yung iba. Nung pinagaling niya yung paralytic, sabi doon, they feared. The crowds saw it, they were afraid. Why? Kasi nagtatanong sila, sino ito na binigyan ng Diyos ng ganitong katinding power, ganitong katinding authority, na he can forgive sins. Nasa Matthew chapter 9, verse 2 po yun. And also, yung authority niya over the disciples, para sinend niya yung disciples over unclean spirits, to cast out, to heal every diseases, every afflictions, Matthew 10 verse 1. And he gave disciples authority to bind and loose, Matthew 16:19. So itong mga ito, authority na ito, sino ang nagbigay sa iyo ng authority? Anong authority mo ginagawa itong mga bagay na ito? Ito yung tanong nila. And who gave you the authority? Now remember na ang nagtatanong kay Jesus dito is yung merong highest authority sa Israel. They are the Supreme Court. So yung ginagawa mo yan, sino nagbigay sa iyo ng authority niyan?
Eh kasi yung mga bagay na ginawa ni Jesus, it goes beyond the authority of an ordinary teacher. Ni wala nga sa kanila makapagturo na may authority eh. Napapansin agad pala ng tao. Matthew 7, di ba? Napansin nila. Sino to nagtuturo ng may authority? Nakikita yan ng tao. And kanina, yung shinare sa atin ni Picon, nakita ng tao ang pinagkaiba ng authority sa walang authority. Sa mga taong tunay na nagsasalita base sa salita ng Diyos, sa mga nagsasalita lang na walang pamahalang, sa mga puro dahon lang, napapansin po yun ang tao. So it goes beyond the authority of an ordinary teacher. Kasi, sila kasi nakukuha ng mga chief priests ang authority nila kapag pinapaskon sa kanila. Ang nagbibigay po dito is yung mga chief priests din. Katulad kung paano nila pinaniniwalaan na canonize ang Bible. Sinasabi nila na sila nagbigay ng power. Katulad kung paano nila ginagawa ang isang tao kung paano magiging santo. Sila yung nagbibigay ng authority. Now, gusto nilang ipitin dito si Jesus. Pag sinabi ni Jesus na my authority came from God, makakakita na sila ng butas na this is a clear blasphemy. Sabi nila, sisirahan na nila si Jesus. Pag sinabi ni Jesus na it came from man, sasabihin nila, kami ang nagbibigay ng authority kung sino ang magkakaroon ng authority. Hindi ka namin binigyan. Meaning, sinungaling ka. Makakakita po sila ng way to destroy Jesus. So dito, inipit nila si Jesus. Now, it clearly shows na ang isang hypocrite, kahit na nakita na nila all the things, all the marvelous things, all the wonders na ginawa ni Jesus Christ, at very clear na alam niya na someone gave him that authority and may authority over sins, sa kabila ng lahat ng yan, still, ayaw nilang magpasakop. Kapag ka hindi ka sumusunod, hindi ka nagpapasakop, it's one way of saying na hindi kita kailangan. It's one way of saying na wala akong pakialam sa'yo, tumulong pakialam. Ganun po yan. Nakano po ang application nito. Now, do you recognize authority? Inside the church, nagpapasailalim ka ba sa authority? Automatic, kapag ka magpamember ka, kailangan magpasakop ka. Why? Because katulad kanina, sinabi, Bible is our final authority. So, all our regulative principles, yung mga discipline natin, kapag dinisiplina ka ba, nagagalit ka, parang pinagkamaisan ka, ganun ba feeling mo? Or yung mga doctrines, it all came from the Bible. Now, alam mo na yan, dahil ilang beses na natin tinuro. Ang tanong ko, kinikilala mo ba? It's one way of knowing it, it's another to obey. Kapag ka-inobey mo, that's the only evidence na may kinikilala ka talaga ng authority. Otherwise, hindi. Word lang po yan sa inyo. Sa bahay, meron ka bang kinikilala ng authority? At nagpapasakop ka ba sa bahay? Sino bang authority sa bahay? Mas mataas na pinag-aralan ko sa tatay ko. Mas mataas na sweldo ko. Hindi ko na siya susundin. But in the Bible, sino bang authority sa bahay? Katulad ng Diyos na head ng church, ganun din dapat ang ama na head ng family. So why submit to your husband? Children, obey your parents. So alam mo ba kung sino authority nung sa bahay? Ngayon alam mo na, sumusunod ka ba sa authority na nasa bahay? So isang karakteristik ito ng mga hipokrito. Hindi sila nagpapasakop. Another one is, they were unable to discern. Hindi lang sila hindi nagpapasakop, they cannot discern. So, continuing sa verse 24, Jesus answered and said unto them, I will ask you one thing. If you tell me, I and likewise will tell you by what authority I do these things. Now, meron na silang perfect scenario para maipit dito sa Jesus Christ. Kapag sinabi niya kay God, blasphemer siya. Kapag sinabi niya of men, sinungaling siya dahil wala naman pamimbinigay as chief priest ng authority.
Pero to, pero dito, hindi sa dinudge ni Kristo ang tanong, kundi parang sinabi niya, okay, sige, follow me. Ganito. Kapag ka sinagot niyo to, sasagutin ko yan. Parang, oh, sige, test tayo ng sarili natin. So, yung binigay niya, baptism of John. Now, not only the baptism of John, but this is the ministry of John, yung buong ministry ni John. Now, makulad ang sinabi kanina, sa pangumaga, paano nila sinasabi na isang tao is prophet? Ang sinabi doon sa Deuteronomy 18.21 is kapag nagkakatotoo, hindi na natin pabalikan yun. Thank God na ituro yung kanina. Kapag nagkakatotoo, at nagkakatotoo yung sinasabi ni Isaiah, Malakay, Jeremiah, nagkakatotoo yan. Kaya highly regarded sila as prophets talaga. Now dito po, sa Matthew, ayon kay Isaiah at ayon kay Malakay, meron daw isang messenger na ipadatala para mag-prepare ng path for the Messiah. Diba? Ang sinabi daw na the voice of the one crying in the wilderness, prepare the way of the Lord, make his path straight. Matthew 3, chapter 1 to 3. So according ito kay Isaiah, na highly regarded as a prophet. Now ano yung meaning ng pagtanong ni Jesus Christ? Kapag sinabi nyo kasi na si John came, John the Baptist, yung pagtuturo niya, came from heaven, pinaniniwalaan nyo na he is the messenger. Pag pinaniniwalaan nyo na he is the messenger, naniniwala kayo na yung pinakikilala ni John is the Messiah. At sino yung pinakikilala ni John bilang Messiah? Jesus Christ. So pag sinabi nilang it came from heaven, ang sasabihin ni Jesus, pag hindi nyo sinunod, eh ako na pala yung Messiah. So, nabaliktad ni Jesucristo. Ngayon yung senaryo. Ngayon, pag sinabi naman ng mga tao na it came from men, yari naman sila. Bakit? Dahil kasi takot sila sa tao. Takot silang lahat sa tao. Now, ito po ang isang characteristics ng isang hipokrito. They cannot discern. And please remember, nakabisado po ng chief priest ang Old Testament, kabisado nila. Kanina sinabi yung scribes na very careful sa pagtotranslate, sa pagsusulat. Kasi kabisado nga nila yan eh. Kabisado nila yung kay Jeremiah, kabisado nila yung kay Isaiah, at yan. Magkala tayo ng isa. Isaiah chapter 35 verse 5. Isaiah chapter 35 verse 5. Madami actually ito, pero ito na lang. Ito po sinasabi sa Isaiah chapter 35 verse 5. Then the eyes of the blind shall be opened, and the ears of the deaf unstopped. Then shall the lame man leap like a deer, and the tongue of the mute sing for joy. For the waters break forth in the wilderness, and streams in the desert. Now, sa Matthew 21, ito po yung nangyari. Nagpagaling siya ng blind, nagpagaling siya ng deaf. Now, over the ministry of Jesus Christ, ito lahat yung ginagawa niya. Which means, na siya nga ang Messiah. But still, kahit nakabisado nila ang Bible, they failed to recognize Jesus Christ as the Messiah. They were unable to discern if he came from heaven or he came from earth. Or pang-tato lang. Now, if they can discern John the Baptist's authority, kaya nila ma-discern kung anong authority meron si Jesus Christ. If you cannot discern between heaven and man, paano mo ipapastol ang mga tao? You being the religious leader and you bilang namamahala sa aking spiritual life na wala ka palang knowledge regarding or discerning, paano mo pangungunahan ng mga tao? Ibig sabihin, you yourself, puro ka lang puno ng igos, puro ka lang dahon. Ibig sabihin, wala pa rin fruit. Hindi ka marunong mag-discern eh. Nakuha niyo po ba? So, pag sinabi natin kay Pastor Benyari, Pastor, may tamang po kami. Eh, si Pastor Kibuloy po ba? Is he from heaven? Or is he from man? Ano yung tulong ni Kibuloy? He is the Son of God. Ngayon, he is the one and the Father. Pag sinabi ni Pastor po yan, hindi ko masabi. Kailangan, hindi ko muna natin. Doon tayo mag-patakot. Nakuha niyo po ba? Hindi mo kayang mag-discern. And yet, ikaw ang may authority sa akin upang magkaroon ako ng spiritual growth, upang ang spiritual life ko is maayos.
So itong mga tao na to, they are the highest authority. And yet, they cannot discern. Kahit nakita na nila, kahit na-witness na nila ang marvelous works, hindi pa rin nila ma-discern. So, nabaliktad sila ni Jesus Christ dito. Now, ano po ang application nito sa atin? Now, in church, matagal na tayong ma-attend. Let's say, nais natin lumipat sa iba. Bakit? Kasi dito pa ulit-ulit ang pinipreach. Last week, about the Bible. Last week, about sin. Ngayon, puro sin. Next week, sin na naman yan. Pagdating ni pastor, sin na naman yan. Kakalgalin na naman yan. 2 years from now, sin pa rin yan. Feeling mo, gusto mo nang lumipat. Na kung ganyan ang tanong mo, ibig sabihin yan, hindi mo pa nababasa ang Bible. Kung ganyan ang tanong mo, meaning, you fail also to discern authority. Ano yung tinuturo ni Isaiah? Repent. Tinuturo ni Malakay, repent. Tinuturo ni Matthew, Mark, Luke, repent. Tinuturo ni John, repent. Tinuturo ni Paul, repent. Iisa lang ang gospel. Kung sino mo magbigay sa ibang gospel, let him accursed. Let him be accursed. Tinuro ni Peter, repent, iisa lang ang Panginoon Diyos. Bakit mo gusto ng ibang preaching? Buong Bible, repent, and about God. Ano yung gusto mong ibang preaching? Gusto mo ba yung ano, ginawa sa amin ito eh. Kanyari, J.D. and Jojo, can you stand up? I can see that you will have a house. Gusto mo ba ganang preaching? Meron akong mai-offer na church. But in the Bible, the final authority, iisa lang ang sinasabi dito. Repent. Kahit na sino pang pumunta rito, kahit invite natin dito sila Matthew, sila Paul, yun pa rin ang i-preach. Why? It's because that's the Bible, that's the final authority. And if you fail to discern this, at gusto mong lumipat, think again, examine yourself. Examine yourself. Now, ito kapatid, maaaring hindi ka pa member, pero lagi mong napapakinggan ng aral, lagi mong nawi-witness ang kabutihan ng Diyos, ang kanyang dakilang gawa at awa, nalalaman mo ba na this is from God, that it came from God? Ngayon, pag nalaman mo na, you have to act on it. You have to obey. Na-discern mo na ang authority, you have to obey. Otherwise, ini-ignore mo lamang ito. So ito po yung ating una, the characteristics. And secondly, let's go to the warning to the hypocrites. Ano ang warning sa hypocrites? Matthew 21 verse 27, continuing on it. And they answered Jesus and said, we cannot tell. And he said unto them, neither tell I you by what authority I do these things. Now, we cannot tell, ang sinabi ng mga chief priest, not an honest answer, politically driven, and of course, meron siyang hidden agenda. Bakit? Kasi they are pleasers of men. So, ano yung warning for the hypocrites? Ang warning for the hypocrites po is, you cannot stay hidden forever. Ang warning dito sa hypocrites is, it will manifest. Ang warning sa hypocrites is, yung tunay na loob nyo, it will be displayed sooner or later. Kahit po ang puno ng igos ay punong-puno ng dahon, meron pong maghahanap ng prutas ng yan. Lalabas at lalabas yan. Here, the chief priest, highest authority, marurunong, kabisado ang Bible, but in turn, ang sagot nila, hindi namin alam. Hindi namin alam. Sabi ni God, before sasabihin sa inyo, a very weak answer for someone responsible for the whole nation's religious life. For someone na nagkahawak sa buong nasyon ng Israel, it's a very weak answer. They were too coward for the people and they were too proud na sabihin kay God because they were hypocrites. If a leader cannot discern the fruit, dahil wala rin siyang fruit, men pleaser lang po, salesman lang po. Magaling lang po sa public speaking. If you're looking for a pastor, gusto ko yung pastor yung mas mataas ang pinag-aralan sa akin. So, meaning gusto ko may doctorate sa theology. Gusto ko magaling mag-English. You're looking for a salesman. Ang sinabi sa Matthew, look for the fruit ang hahanapin. Huwag kayong maghanap ng dahon. And this is a warning for the hypocrites. It will cannot be
hidden forever. Lalabas at lalabas po yan. Dito, hindi nila alam. Hindi nila alam. So tayo kaya mga kapatid, are we men pleasers or follower of God? Natatakot ba tayo sa isang sagot natin, sa mga classmates natin? Natatakot ba tayo na mawala ng kaibigan? Kasi para save us from humiliation at para na-maintain yung friendship, so sabihin natin na ipapaka-hipokrito tayo. Problem is, it will show. Lalabas po yan. Pakita mo si Pastor, may kasama ang mga Pentecostal, sabihin mo, ako si Pastor, Pentecostal na. Ako si Pastor, may iba na. Hypocrites. Bakit si Pastor niyo kasama ng mga ibang pastor pa yan? Pastor kayo nakapansin. Bakit pastor niyo nalit kasama ka sa iba? So, may ibig sabihin mo, it's the same as, bakit si Jesus Christ na sinasabi ng Diyos nakikisama sa tax collector? It's the same thing. Tama ba? Hypocrites. For someone responsible for my spiritual life, tapos ganyan, hindi sumusunod sa Bible. You're right, sa 53. Hypocrites. And the warning is, it will be revealed sooner or later. Lalabas po yan. Ikaw kaibigan, ilang beses mo naramdaman ang kabutihan ng Diyos? Ilang beses mo naramdaman pag-aalaga niya, mga mensaheng naririnig, mga bagay na pinoprovided niya sa ating lahat. Ngayon, nandito pa rin tayo at nakikinig pa rin. That is a gift from the gracious God. So may panawagan dito si God. Na-witness mo lang lahat. Huwag mong isawalang bahala. Sumagot ka sa panangyaya niya. So ito yung pangalawa, the warning. And the final, good news for everyone. Not only for the hypocrites sa ating po lahat. Now, gusto kong basahin natin ito, panandalian, sa Matthew 21 verse 28. Matthew 21 verse 28. Ito po sinasabi. This parable is actually unique kay Matthew lamang. What do you think? A man had two sons. So ito yung lesson. This is the good news. And he went to the first and said, son, go and work in the vineyard today. Matthew 21 verse 29. And he answered, I will not. But afterward, he changed his mind and went. And he went to the other son and said the same. He answered, I go, sir, but did not go. 31. Which of the two did the will of his father? They said the first. Now, nung sinabi nila na we cannot tell. Hindi namin alam sabihin. So, tinanong ni Jesus, but what do you think? Kung yung unang question na judge nila, sinabi nila hindi nila alam, politically driven, not actually an honest answer, nagbigay si Jesus na isang parable. Dito na sagot nila. Tuloy natin. Jesus said to them, truly I say to you, the tax collector, 31 pa lang, which of the two did the will of his father? They said the first. So nasagot nila. Jesus said to them, truly I say to you, the tax collectors and the prostitutes go in the kingdom of God before you. For John came to you in the way of righteousness, and you did not believe him. But the tax collectors and the prostitutes believed him. And even when you saw it, you did not afterwards change your mind. No, dito, meron binigay ng parable si Jesus Christ, isang tatay, and meron dalawang anak. Of course, bilang anak, they have equal rights, di ba? Lahat ng pag-aari ng ama, pag-aari din nila. And of course, ang ama, siya yung nagbigay ng command. Siya yung may authority over the two sons. So lumapit siya sa una, sabi, anak, pumunta ka doon sa upasan at magtrabaho ka. Now, ang sentence po na yun is actually immediately, now, gawin mo now. Ngayon. Requires immediate obedience. Nang sagot ng anak, ayoko. But after that, nag-repent siya. Ginawa niya pa rin. Nagpago siya ng isip. Yung repentance, pagpapago ng isip. At pumunta. Then, giving the same command sa isang anak, sabi ng isang anak, opo, pupunta po ako. Pero hindi pumunta.
No, Matthew 7:21, sabi doon, not everyone who says to me, Lord, Lord, will enter the kingdom of heaven, but the one who does the will of my Father. Now, sino dito sa dalawa ang gumawa ng will ng kanyang ama? Now, itong dalawang anak, parang silang disobedient. Yung isa, isang tunay na, alam mo lang, sanggano, panglabas pa lang. At isa naman, na merong appearance ng masunurin anak, but still, hindi rin. They were both disobedient. Meaning, pareho nilang hindi kinikilala ang authority ng kanilang ama. Kilala nila ang kanilang ama, pero ayaw nilang magpasailalim. Ayaw nilang magpasako. Hanggang kilala lang, pero hindi nila ginagawa. Walang gawa. Now, ito ang problem even in the church. The disobedience. Inside the church, alam natin ang authority. Ang problem is the disobedience. Knowing is actually not necessarily obeying. Hanggang alam mo lang. Now, alin sa dalawang gumaganap ng kalooban ng ama? Sabi nila yung una. Why? Dahil kasi nagkaroon ng conversion, nagkaroon ng repentance. Matigas, disobedient, pero tumalikod sa kasalanan. Now, this is actually the good news sa lahat ng tao, regardless kung anong kasalanan natin dito. It's tax collectors, prostitutes, even hypocrites. This is actually gracious. Jesus is very gracious. Ilang beses na ginawa ito eh, para magbalik loob kayo. It doesn't matter kung sa una hindi kayo, pero nagkaroon ng repentance, nagkaroon ng changing of mind, nagkaroon ng changing of ways. Isa po itong good news. You are doing the will of the Father. Now, kasama po ito lahat, pati yung mga Pariseo, etc. Now, ito yung tinuturo sa atin ng pastor na unless kilalanin mo at aminin mo na ikaw ay makasalanan, walang kapatawaran. Yung mga sumunod kay John, nakita nila kasalanan nila. Ano yung gagawin namin? Ano gagawin namin? Bago kayo. Ano gagawin namin? Huwag kayong sumingil ng higit. Ano gagawin namin? Nakita nila ang kasalanan nila. So this is the good news. Meron pong kapatawaran sa ating kasalanan. No, sa ating pong pagtatapos, meron lamang pong ilang paalala. Unang-una, do you recognize Jesus as Lord with all the authority? Kinikilala mo ba ang authority ni Jesus? If then, what are you waiting for? You need to submit to that authority. Kung kilala mo si Jesus, ang pangalawa, kinikilala mo ba ang otoridad niya? If so, then you need to obey. Alam mo ba na lahat ng bagay na meron ka ay dahil binigay lang ito ng Diyos sa'yo at pwede niya itong bawiin anytime? Ang problema sa mga tao, akala natin, yung meron tayo ngayon is talagang lakas natin. Itong talent, itong skills, and everything, akala natin, atin ito. And just one snap, kaya bawiin niyo dito. Siguro mabilis lang. Gusto kong basahin itong John chapter 19. John chapter 19, verse 8 to 11. Ito po yung sinasabi. Sa John chapter 19, verse 8. When Pilate heard this statement, he was even more afraid. He entered his headquarters again and said to Jesus, "Where are you from?" But Jesus gave him no answer. So Pilate said to him, "You will not speak to me? Do you not know that I have the authority?" Meron, alam mo ba, Jesus, na may authority ako to release you? And I have the authority to crucify you. Ano ba, Jesus, na may authority ako na i-release ka or i-crucify ka? Jesus answered him, "You would have no authority over me unless it had been given you from above. Therefore, he who delivered me over to you has the greater sin." Ano po meaning nito? Si Pilate, akala niya, he has the authority, meron siyang lakas, meron siyang kataasan na gawin ito, gawin yan. Huwag gawin ito, huwag gawin niya. Hindi nare-realize ng tao na lahat ng meron tayo, lahat ng powers tayo kung meron, lahat ng kakayanan, it only came from above. Galing lamang yan sa Diyos at kaya niya gawin yan.
Sa mga mag-asawa, sabi dito, wife, submit to your husband. Husband, other wife. Kinikilala mo ba bilang isang may authority ang husband mo? Hindi, kasi parang mas malakas boses ko sa kanya. Mas mataas pinag-aralan ko, mahina loob niya, etc. Mas malakas loob ko eh. Siya ganyan, mahina. Kaya, oh, kilala ko husband ko, pero authority, pareho kami. Ano sinasabi sa Bible? Wives, submit to your husband. Husband, not your wife. Katulad ng isang Diyos na siya ang head ng church, ang husband daw sa family. Ang tanong is, wives, do you submit to your husband? And children, obey your parents in the Lord. So parents, stewards ng Diyos sa mga anak. Ang tanong naman sa mga anak, do you obey your parents? Do you obey your parents? Kilala niyo? Of course, kilala niyo ang parents niyo. Hindi na. Mas mataas na pinag-aralan ko kay tatay. Graduate ako siya, hindi. Ako na ang breadwinner. Na huwag maging hipokrit. Hindi mo sinusunod ang Diyos. Hindi mo na rin sinunod ang Diyos. Meaning, wala kang kilala ng authority. Puro-puro lang yan. Dahon na nila ikos. Sa iglesia, do you recognize authority? Hindi ka ba nagtatampo kapag na-review ka ng kapapiran? Or mukhang pakialaman, member ka lang din. Pareho lang tayong member, kumbaga equal lang tayo. Wala kang kapagat. The moment na nagpa-member tayo, we are recognizing, we are submitting to that authority. Napapasakot ko ba? Minsan, mga kalalakihan namin nangihina eh. Kaya minsan ako, minsan hindi. So, do you recognize authority? Now, after Sunday, ano ginagawa mo? Either you apply what you learn or balik sa dating gawi. You know, you're seeing it, dismiss, pakipag-alitan. Kung gano'n, ibig sabihin, hanggang salita lang ang authority ni Jesus Christ sa iyo. Kasi hindi mo kayang ipamuhay. Kasi hindi ka natatakot sa darating na judgment na sinabi niya sa puno ng igos. Puro doctrinal lang. Magaling ka sa history. Puro utak na nagpapayapang lang. So what do you do after Sunday? From Monday to Saturday, ano ang ginagawa mo? And can you discern kung sino ang dapat papakinggan or sino ang hindi dapat papansinin na advices? Pag sinabi sa iyo, huwag ka nang umaten. Kaya rin mayroong preacher. Huwag ka nang umaten ng church. Isang aten na lang, okay lang. Preacher naman to, eh, may authority to. Can you discern which one came from heaven, which one came from men only? Yari tayo doon pag sinabi. Sabi mo ba, brother ganito, pwede lang isang, pwede lang umaga lang eh. Huwag tayong manatiling hipokrito. Discern which is which. And for the rest, God is so merciful. Yung lagi po nating nawi-witness ito. Na-witness na natin every Sunday yung mercy ni God. Nakikita na po natin lahat na pag-aralan na natin. Hindi tayo na-feed. Yung dating naririnig natin, hindi ako na-feed. Ngayon na-feed na tayo. Ngayon, even historical, na-feed tayo. Even application, na-feed tayo. So what's next? What's next after that? Now you have a choice. It's either panatilihin niya sa utak or obey. At sa mga wala pa kay Kristo, I know you can recognize authority. Alam ko na meron tayong sinusunod na authority. Pero magpasakop tayo dito kung natin ignore. Manalangin po tayo. Diyos, so, maraming salamat po sa inyong salita. Alam po namin na nangusap ito sa aming lahat. Alam po namin na minsan meron tayong mga shortcomings. Minsan lumalagpas kami sa aming mga boundaries. Minsan parang nagmamarunong kami or kinikilala namin ang aming lakas na parang kami talaga. Minsan na lalagpasan ka namin
or ng authority mo over us. Panginoon, muna-una na kung hindi po kami nakapagawaran. At tulungan mo po, Panginoon, na kung ano man ang natututunan namin dito ay talaga ipamuhay namin. At tulungan mo na kilalanin namin talaga ang authority mo. Maraming salamat po muli sa kalayaan na pag-aaral ng inyong mga salita. Sa pangalan ng Panginoon Jesus.